What is up, senpais? It's your boy EarlTZ here, back again with another Mobile Legends video. As for this video, pag-uusapan natin ngayon kung paano ma-unlock ang true potential ni Natalia sa early game hanggang sa mid game, at kung paano mo siya mayu-utilize during late game. So sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe na kayo at i-hit nyo na ang notification bell para maging updated kayo sa mga bagong uploads ko. So without further ado, simulan na natin ang video. So first and foremost, prioritize from item para kay Natalia. Malalaman niyo mamaya kung bakit. Next is that lagi mong i-visit ang mga buff ng kalaban. At hanggat maaari ay i-delay mo ang pagkuha ng buff ng core nila. As much as possible, huwag kang masyadong magpapakita sa map. Dahil isa sa mga strengths ni Natalia ay pwede siyang maging wards or vision. Para sa inyong tip, at dahil hindi ka nga nagpapakita sa map, wala kang makukuha na gold at XP. Kaya napaka-importante ng mask or ang roaming item para hindi ka mapag-iwanan ng gold at XP while giving your teammates vision. Next, isang tip na ito ay isa sa mga favorite mong gawin kapag gumagamit ako ng Natalia. Ito ay pag-hunt down or pag-takedown ng mga core heroes nila, specifically yung mga jungler at mga marksman nila. Dahil nasa malalambot ang mga junglers at marksman sa early game, napakadali lang para kay Natalia ang pag-takedown sa mga ito. Lalong-lalo na kapag ginagamit mo ang Assassin Emblem with high and right talent. Dumako naman tayo sa mid game. Ito yung part kung saan medyo makunat ng mga core heroes nila. At halos every minute na magkakaroon na ng team fights. Always keep in mind na si Natalia ay isang single target hero lang at wala siyang AoE skill. That is why sa mid game ay huwag ka munang magpapakita sa kalaban hanggat hindi mo pa nakikita ang target na core hero mo. And also, before magsimula ang team fight, gamitin mo ang iyong invisibility para malaman ng teammates mo kung saan ang kalaban at para magkaroon kayo ng advantage kapag nagsimula na ang clash. At kapag nagsimula na ang teamfight, huwag kang pumunta sa front lines kung saan maraming crowd control skills. Makakatulong ka sa teamfight sa pamamagitan ng pag-takedown ng core heroes ng kalaban sa backlines nila. So dumako naman tayo sa late game. As far as I know, isa ang Natalia sa mga best pushers ng game. Dahil napakadali lang sa'yo ang pag-i-speed push. Dahil meron kang second skill para mas mapabilis ang iyong attack speed. At meron ka ding ultimate para gamiting pantakas kapag marami nang nakakapansin sa pag-i-speed push mo. Kapag may clash, same lang ang gagawin mo. Hanggat maaari ay huwag mong pasaliin sa clash o mapatay mo dapat ang core o yung mga pre-hit heroes nila. Bago ko tapusin ang video, magbibigay muna ako ng ilang facts about Natalia. Si Natalia ay magdi-deal ng bonus damage kapag binakstab mo ang kalaban. Si Natalia ay magiging invisible after 2 seconds kapag nakatambay lang sa bush. Kapag may nakita kang exclamation point sa ulo ni Natalia o sa target enemy hero mo, ang ibig sabihin niya ay after 3 seconds kapag hindi mo siya inatake, ay mawawala ang invisibility. And last but not least, ang ultimate ni Natalia ay mayroong dalawang charges. So that means maaari mong ma-silence ang enemy target for 1.2 seconds. Which is enough na para patayin ang mga malalambot na target. So doon na nagtatapos ang aking tutorial kung paano gamitin si Natalia sa different parts of the game. Which is ang early, mid at late game. Bago kayo manood ng ibang video, ay mag-iwan muna kayo ng like at mag-subscribe na rin kayo sa aking channel para masimulan na natin ang 112 Diamonds giveaway. Live your life to the fullest and subscribe to my channel. Bye!